di naman tayo laging may kwento. Nauubusan din tayo. So, nangingi ako ng tulong. Yan. Ay, puta, may tulong na kailangan na. Nauubusan na tayo, boy. So, mayroon tayong kaibigan nagpadala, si Carlo Estrada. Yan! Eto, boy. Padami yan ang anak. Uy! Ah, maganda yan! First time ginanap sa Pilipinas. Uy! Uy! Saan sa Pilipinas ginanap? Sa Araneta, boy! Wow! Puno, boy! Dami sumuporta. Sila pa din, yung pa din mga lawak. Japanese friends tsaka Pinoy. Uy! Parang ano yan ah. Grabe sila. Una, Japanese. Sila lagi ah. Sabi ng Japanese. Ako naman, una. Ang anak ko, 15. Uy! Dami! Palakpaka, palakpaka. Madami yun. Ngayon, sabi ng press, what the fuck are you doing? Alam nyo na yan, boss, matig yan. Ang anak ko, 30. Uy! Dinoble! Dinoble! Grabe naman yun! Palakpakan! Palakpakan! Tayo, Pinoy na. Matanga. Ay, puta, matapa nga. Kumpiyansa, may kumpiyansa tayo siya. Oo, umpor. Sabi nung daddy, mga anak! Nagsigawan yung crowd, daddy! Lahat ng audience, anak niya? Anak niya lahat ng nasa audience. Marami yung anak niya, 20. Uwi yung Japan yung hapon, saka yung French. Utang yun, anak niya pala lahat. Merong magtropa. Oo. Pangalanan natin. Oo. Na Mentos siya, Angel. Oo. Mentos? Sa Angel? Hindi naman sila yan. Hindi sila kasi sila yan. Nakakat ng aha si Mentos, ano? Oh. Digat pa, sabi ni Mentos kay Angel, Angel, tulungan mo ako, nakagat ako ng aha sa ari. Ngayon, sabi ni Angel, baka magkalala Mentos, tatawag ako ng doktor. Di kausap niya yung doktor, Dok! Yung kaibigan ko, nakagat ng ahas, anong kailangan kong gawin? Sabi ng doktor, kailangan mong tanggalin yung dugo, sipsipin mo yung parte kung saan nakagat. Bumalik si Angel kay Mentos, malungkot yung muka. Ang sabi ni Mentos, anong gagawin natin, Angel? Sabi ng doktor, mamamatay ka na. Hindi ka kasi sipsipin. Sipsipin mo lang naman, Jill, eh. Hindi mo kaya. Malungkot pa yung muka. Umiiling-iling pa. Ano sabi ng doktor, Angel? Mamamatay ka na doon. Yan! Yan! Ito, labanan ulit to ng tatlong bansa. Yan! Japan! Japanese, French, tsaka Pinas. Yan. Pilipino. Pilipino. Ito ang labanan nila, patigasan ng ulo. Burj Khalifa sila dinala. Ngayon, tinatalon yung Japanese. Oh my wano shindairu! Tumanon, umihilaw pa yung mata. Pagbamsa ko, bam! Barag yung ulo. Wala. Hindi matigas ang ulo. Boo! Ngayon yung friend sabi niya, what the fuck are you doing? Jinna sa mga yun sa akin. What the fuck are you doing? So yung Japanese dyan, di nakasali. Patay na eh. Patay na. Yun na yung huling ano niya. Nung tao na yon. Iba na yung kinuha nung Japan susunod. Tumalon. So Peter Pan. Bang. Sabi ng mga tatay! Damn! Sunod sabi, oh, yung Pilipino naman! Yan! Palakpakan! Pilipino naman! Kasi alam nila, ang Pilipino talagang contender eh. Saka laging panalo! Laging champion yan eh! Hindi nila mahanap yung Pinoy. Oh! Asan yung Pinoy? Nakita nila, nandoon sa may crowd. Ikaw natatalon! Ayoko, namatay yung dalawin! Talagang pinipilit siya, ayoko po talaga! Mamamatay ako dyan! Ngayon, sabi nung commentator, panalo ang Pilipino, ang tigas ng ulo! Champion boy! Panalo ang Pilipino! Talagang hiyawan yung mga Pilipino doon, tangina! Ah, meron pa isa! Ito, padugyutan naman. World competition ulit ng padugyutan. Sabi yung mga world competition. Anong year ba yan? Anong year ba yan? 1572 pa ito na panap. Nakala! Japanese boy! Oh. Tsaka ano, Japanese French Japanese. Pwede. Oh, siyempre. Japanese, no? Ginawa ng Japanese, sinubad yung sombrero. Puro nana yung ulo. Padrian niya eh. Padugyutan. Sabi ng mga crowd. Yeah! Palakpakan. Pero palakpakan. What the fuck?
daw. Huwag ka rin hindi ah. Sabi nung friends, what the fuck are you doing? Yun ang lawin niya. Ganun lang yung lyrics niya. Sila-sila ba yan? Matik yan. Yung linya nila, ganun lang lagi. Putang ina, hindi nawa. Sumuka. Parang exorcist boy. Oh shit! Damn! Grabe, mga tao, alam mo. Takayan! Sabi ng Pinoy, tang ina nyo. Uwe, sabi niya, ginawa ng Pinoy, pinag-aalo yung ano, suka tsaka yung nana, tapos ininom. Oh, ito, pagalingan humiwa. Competition to world tournament. Mga kalahok, Japanese, French, tsaka Pinoy. Ngayon, unang contestant, Japanese! Nilabas yung ano niya, samurai niya. Paglabas niya ng samurai niya. Yung langaw boy, bumagsak, putol yung pakpak, palakpakan ni mga tao. Sabi nung French, get the fuck out of here. Sabi nung French, nilabas niya yung espada niya. Oh. Magano pino. Puta ina, boy, naputol yung ulo ng langaw. Huh? Palakpakan yung tao. Sabi ng Pinoy, tang ina nyo. Nilabas yung yabe. Puta ina, pagkayo. Wala, yung langaw, dire-diretso lang lumilipad pa rin. Bakit? Sabi ng mga tao, tang ina, kunin nyo yung magnifying glass nyo, tignan nyo yung lamo. Tuli na yan. Boy, meron akong kwento! Yeah! Ito ang kwento ng killer na si Ruben. Si Ruben! Killer! Si Ruben yan! Ruben pa lang, criminal life! Si Ruben, nagpunta siya sa isang inspector. Inspector, makapatay na ako ng 20 tao. Dami! Dami! Parang nag-confess lang siya dun sa inspector. Grabe si Ruben! Bait. Sabi ng inspector, bakit ka pumatay ng 20 tao? Kasi lahat sila mahilig mahilig akong i-inspect yung buhay ko kung ano yung ginagawa ko. Mahilig imbestigahan? Oo, lahat sila mahilig imbestigahan yung buhay ko. Si Ruben! Matakot si Ruben! Ikaw, mahilig ka ba mag-imbestiga? Sabi niya to sa inspector. Dati kong trabaho yan, pero ngayon trip-trip lang. Ilang tao kay Ruben! Boy, meron akong kwento! Yeah! Habilis ah! Yan ang mga pinaka-iniintay namin sa sarili kong channel. Yan, kasi boy, nailabas na yung vlog ko na meron silang pagsesendan ng email. So ngayon, meron na agad akong pumukaw sa aking mata. Si J.R. Adjan! Kwento, ito yung kwento ni J.R. Big shoutout sa'yo, J.R. Adjan. Big shoutout sa'yo, pare. Salamat sa pagsesend ng kwento para may pagpatuloy natin ang tradisyon. Yeah! Wala, hindi muna to Japan. Kasi sabi ko, kahit anong kwento kahit anong joke eh. So hindi muna to sila, hindi muna to yung bansa. Pagpahingay naman natin sila. Iba naman. So ano yung kwento na yan? Ito ang kwento ng tindera ng soft drinks. Yeah. Soft drinks? Napakaganda nitong ano na kwento. Marami tayo nainom niyan. Oo. Ngayon, merong isang estudyante. Ngayon yung estudyante, nagpunta siya dun sa bilihan. Kasi ang mga school, may mga bilihan yan, di ba? Soft drinks. Tawagin. Eh, ang nagtitinda doon si nanay. Nay! Nabili yung soft drinks. Di napunta siya soft drinks. So, nagtataka yung bata. Na ilang taon na ba kayo? Tanda niyo, parang nagbebenta pa kayo. Ay, 80 anos! Matanda. Wala lang ipin. Ay, 80 anos na. So, sabi ngayon nung estudyante, 80 anos na kayo, bebenta pa kayo? Ako, huwag niyo akong minamulit. Gawa ng kahit ako dito nagbebenta. Meron din akong mga anak sa Lasal, sa Brent. Wow! Brent! Doon nag-aaral yung mga yung mga anak ni Pacquiao dati. Brent School. Hindi lang, sabi niya, Lasal, Brent, at Patineja. Wow! Big time si nanay. Iba yung ano na, iba yung grade niya. Iba! Parang may ari ng factory yun si nanay. Yung estudyante, nagtanong siya, sabi niya, anong kurso nila doon? Sabi ni nanay, nagbebenta rin ng soft drink. Ano ba nag-aaral yung mga anak niya? At least nasa Brent. Anong kurso nila doon? Nagbebenta rin anak ng soft drink.
naalala niyo yung kwento na yung durian, yung may durian. Oh, yeah. May untold story pala kasi yun. Ay, puta ka ina, gusto ko yan. Ay, yung mga backstory. May BTS. Bago pala sila pinahanap ng Mansanas, di ba nakuha sila ng Haring Tribo? Nilabas yung alaga niya, elepante. Sabi nung Haring Tribo, sige, kailangan mapaubo niya, elepante. Ang hirap nun. Hirap. Paano mo gagawin yun? Hindi naman nila na-train yun. Kaya nga eh. Ngayon, ang nangyari, yung Japanese, no? Ginawa ng Japanese, spinning kick. Bakit? Walang ginawa yung elepante. Naka-steady pa din. Ganun pa din. Matigas, boy. Wala. Sabi nung ano, French, spinning kick. What the fuck are you doing? Get the fuck out of here. Sabi nung French, boy. Yung French na ano, bumuelo ng malakas. Sabok niyang ganun. Yung elepante, wala, steady pa din. Wala, steady pa din yung elepante, walang galaway. Wala, hindi gumalaw, walang ganun, walang nangyari. Pinoy na, no? Yan, ang mga ilinday ko. Ano sabi ng Pinoy? Pumunta sa may bandang ilalim. Pag alis niya, umupo. Wopo yung... Guli mo! Boy, hindi nga. Ang baksik ng Pinoy boy. Ngayon, sabi nung Haring Tribo, di pe pwede to. Kailangan silang mamatay lahat. Sige, ganito nang susunod. Kailangan mapailing nyo yung elepante. Hoy, iling! Ang hirap nun, parang hindi na ginagawa ng elepante yun eh. Eh ngayon, sabi nung Japan, baka dito sa gagawin ko na to, mampailing ko na siya. Inum-spinning kick ulit! Hoy, sakit! Hoy, wala! Masakit siya kung tao ka! Pero yung elepante, walang galawan, boy. Ngayon, yung press naman, sinubukan niya ulit. Pagsom! Ang malakas! Wala pa rin, boy. Walang galawan. Ngayon yung Pinoy na, boy. Matigas yan, ha? Oh, tibay ng elepante. Ngayon yung Pinoy, lumapit sa tenga. Binulungan yung elepante. Sabi niya sa elepante, gusto mo pitikin ko ulit yung itlog mo. Umilig. Umilig yung elepante. Boy, meron akong kwento. Si Jun Jun boy. Meron akong kwento boy, gising boy. May kwento si Jun Jun, babangon ka agad. Game. Ba't ito lagi kasama sa kwento to eh. Kasama lagi yan. Lagi nakikinig sa kwento to eh, no? Excited no? Excited ka ba sa kwento? Ayan o, tumatawa na agad, wala pa o. Boy, meron akong kwento. Sus, ano mo mga energy niyan? Kasi sinabing may kwento ako dyan, automatic yan. May kwento ako. Sasagot ka! Okay, try natin si Mento. Siga ka ulit. Kunwari tulog ka. May kwento ako! Wala pa rin boses! Banayad! Banayad kaso walang boses, boy! Isa pa, titignan natin si Michael ha, kung talagang attentive to ha. Meron akong kwento, boy! Parang si Undertaker. Meron ko nga, boy. Meron akong kwento. Maiba naman tayo. Medyo kwentuhan muna natin. Sige. Ito ang kwento ng balikbayan na si Dan. Balikbayan na si Dan. Si Dan? Sasakyan? Hindi, si Dan. Ah, Dan ang pangalan. Dan ang pangalan. Wow. Si Dan, first time niya makapunta ng Amerika, boy. Ngayon, ang kasama niya, yung kumpare niya. Kasi tinakas lang, syempre. Kumpare? Tinakas? So, ngayon, medyo ano siya, TNT siya. So, ngayon, boy. Takbo? Tago ng tago, boy. Puta yun pala. Dahil TNT siya, hindi siya nalabas sa bahay ng kumpare niya. Binigay sa kanya yung visa na card. Tapos, sabi nung kumpare niya, Dan, mamili ka nga ng ano. Mag-enjoy ka rito sa Amerika. Pag nagkaroon ka ng problema, tumawag ka lang sa akin. Napakaga natin naman pala. Sana maging tropa ko rin yan. Ngayon, di pumasok na yung kumpare ni Dan. Sige, pasok na ako ha. Diyan na yung card ko. Ikaw na bahala dyan. Di ngayon, si Dan nagpunta ng SM. Putang, ano may SM sa Amerika? Ano ba meron doon? SM, di ba? Walter Mart pala? Ano? Walmart? Ayun! Walmart. Landers. Sige, Landers na lang. Para mas maganda pa yung ganag. Punta si Dan ng Landers. Ngayon, dami niya nabiling damit. Dala niya yung kotse ni kumpare kasi iniwan din yung susi. Mabait si kumpare. Ngayon, nung nagbabayad na si Dan, tinanong siya nung ano, cashier, is this cash or visa? Shit! Sabi ni Dan, hinahanapan ako ng visa. Alam mo ata nung nagtatago ako. TNT siya, kakabahan. Kakabahan! Shit! Tani na. Ngayon, nagmadali siya. Hindi niya naman binayaran. Umalis siya. Ngayon, sumakay siya sa kotse ni kumpare. Drive siya. No? Ipaubos na yung gas. Ngayon, punta siya ang gasolinahan. Pagpunta niya ng gasolinahan, sabi nung nagbabantay doon, sir, pay first. Shit! Hinahanapan ako ng papel. Papers. Papel na hinahanap papel eh. Papel na. TNT ka kasi. Tumakbo siya, iniwan niya yung kotse. Tumakbo siya. Pagod na siya, pagod. Punta siya sa iskinita. May nakita siyang payphone. Sakto ng tao. Tawag siya sana kay kumpare. Pagtawag niya,
Hello, this is AT&T. How may I help you? Shit! Sabi niya! Alam na TNT ako. Sabi niya, shit! Binaba niya. Hindi niya na tinuloy. Ngayon, nung tatakbo sa ano siya, may Amerikano sa likod niya. Sabi ng Amerikano, are you done? Shit! Alam niyo ba nga lang? Tangina! Tapos medyo nag-collapse siya. Nahimatay siya, di ba? Kasi alam eh, na-done yung pangalan niya. Sabi nung Amerikano, Bicol, Bicol. Sabi ngayon ni Dan, putang ina, uwi na ako ng Bicol! Alam din na taga Bicol! Uwi na ako, uwi na ako! Doon siya bumalik. Doon siya bumalik. At yun, naging balikbayang. Yan ang kwento ng balikbayang si Dan. Nakakaawa si Dan. Nakakaawa si Dan. Nakakaawa si Dan. Sobrang tanga niya. Oh, puta, para lumingas na yun. Boy, meron akong kwento, boy! Bakas, naisalba mo kami sa mga katangahan. Kwento to ng tatlong bansa na naman. Uy! Ang mga bansang Japan, uy, bago. France, uy, at Pinoy. Uy, bago yan na! Ngayon ko lang narinig. Ito ay kwento ni Michael John Johnson. Ito boy, abang yung Japanese, yung French, tsaka yung Pinoy, papunta sila sa isang Olympics. Oh, basta pa lang ha, papunta. Oo, papunta na abas sila. Nagsigrasya yung basta. Ah, kawawa. Ganyan, delikado ngayon, yan. Ngayon, lumabas na yung mga kaluluwa nila, ano? Meron silang naitang parang magician doon sa gilid. Magician? Magician. Kaluluwa. Patay. Patay. Magtanong kayo sa akin, pag nasagot ko, mamamatay ko. Kawawa, kawawa. Pero pag hindi ko nasagot, may liligtas ang kaluluwa. Babalik sa inyong katawan. Buhay, buhay. Alay mo, madali lang. Sabi nung hapon, ako, gusto kong mauna. Ano ang kinamatay ko sa impyerno dati? Sabi nung magician, pumasok ka sa pintong may nangihiwa ng katawan. Shit! Magaling, magaling. Patay boy, rekta yung kal. Hindi na nakabalik. Yung French, what the fuck are you doing? Get the fuck! Mataas! Nakalis na yung hapon, patay na eh. Sabi nung French dun sa magician, sabi yung mga kalahok, sino ang pinakamalakas? Oo ba? Siyempre, Pinoy! Hindi namatay! Nasagot siya eh! Lagi nananalo, Pilipino! Ngayon yung Pinoy, shit! Alam niya lahat! Pakuha nga ng upuan, sabi ng Pinoy. Tapos pabutasan pa! Dusan mo pa ako ah! Hindi niya binutasan, pero may kinuha siya monoblock yung maraming butas. Na kahit ano, pwede ko itanong ah! Sabi ng magician, ba't ang baho? Umutot ka no? Sabi ng magician. Ito yung tanong ko. Wala mo, sang butas ako umutot. Sabi ng magician. Sa pangalawa? Hindi siya alam. Hindi siya sigurado. Sigurado. Monoblock na yung butas na eh. Sabi ng Pinoy, tanga sa butas ng puwe. Nabuhay! Pinoy lang ang nabuhay sa akin! Philippines! Ay! Meron akong kwento! Yeah! Ito boy, ang kwento ng pabilisan lumangoy. Uy! Sino yung asalin yan? Ito, may premyo to boy. 10 million. Oo boy, sa Olympics. 10 million dollars boy. Inung una pa noon, sobrang laki noon. So ngayon boy, dito medyo nalungkot ako pre. Kasi hindi kasali yung Pinoy. Alam ko na dahil parari siyang panalo. Lagi siyang panalo, overqualify siya. Ay puto. Pero basta hindi siya kasali. Itong gago yung pabilisan lumangoy noon. Sa ilog. Sa ilog na yun, napakarami. Pinauna yung hapon. Pag-dive nung hapon. Paglapag niya pala. Nilapa na. Oh my God. Boy. Paano nilapa? Ngayon, nilapan siya agad ng buhay. Ngayon, yung French na. Yung French, di na siya makapagsalita eh. Kasi nakita niya kung paano kinain eh. Na makapag-get the fuck out of here. O di na siya makaganoon, bro eh. Pero wala siyang choice. Kasi kailangan niyang langoyin yun. Para sa 10 million dollars. Paglungoy niya. Fuck. Bandang kalapit na. Nilapa siya ng mga buhay. Nilalapa! Mamaya, yung mga tao may nakita, lumalangoy. Ang bilis! Putang ina, ang bilis! Boom! Nakarating sa dulo, hinihingal pa! Sabi? Ngayon, tayo na na-determine na nila, Pinoy! Uy! Nalaman nila alito ah! Hindi kasali boy, pero Pinoy! Dahil siya lang ang nakagawa,
binigay sa kanya yung 10 million. Uy, putong eh, no? 10 million dollars. Masaya doon. Masaya nung pre, puta siya lang nakagawa na. Ngayon, nung ini-interview siya, anong gagawin mo sa 10 million? Sabi niya, putang ina, papahanap ko yung tumulak sa akin. Hindi siya sali. Tinulak lang siya. Kaya pala. Akala ko sumali siya. Tinulak pala. Tinulak lang siya, boy. Sali, natulak. Natulak lang siya, boy. Kaya ngayon, yung 10 million, ginamit niya para ipahanap yung tumulak sa kanya. Boy, meron akong kwento. Yeah! Eto, labanan pa rin to ng ano, bawat bansa. Uy, nanginginig ako dyan sa mga bansa. Alam mo, inaabang ako lagi yan eh. Hindi siya Olympics na eh. Kumbaga parang naging jigsaw type na to eh. Ay, putang. Parang so? Parang gano'n. Ngayon, kailangan nilang mamili sa apat na pintuan pala yun para makalaya. Mga contestant dito, pre. Siyempre, walang iba. Japanese, French, tsaka Pinoy. Inaabang ako yung I love Philippines because Philippines number one. Ngayon, una, yung Japanese, pinapili siya ng pintuan na ano niya yung isa, yung nasa pangalawang pintuan. Shit, mga bakal. Bakal. Feeling ko, barak mo to. Barak mo. Makakalaya ako. Papasok na ako dito sa pangalawang pintuan. Pagpasok niya, no, yung umiikot na ano, panghawi, panghali. Patay. Gutay, gutay. 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 Yung mga nanonood sa labas, boy. Yeah! Pahinalampay na ba siya? Si Pinoy, shit! Kailangan ko maging matalino. Oo, dapat. Kawawa na. Dalawa na lang pintuan at ikram. Yung isang pintuan, sunog mo yung sinusunog. Ayaw niya doon, syempre. Ayaw dyan. Takot yun. Yung pinakinggan niya yung isa, may nagkakantahan. Uy, grabe. Nahilig niya, may nagkakantahan. Kang kinakantawag, kang naalon. Huwag kang naalon! Dito ako! Gawang ka! Mas masaya eh! Sige, dito po ako! Sabi niya sa judge, pasok niya puta, nalubog siya sa tayang! Kaya wala kumakanta yung mga tao! Huwag kang naalon! Wala nakaligtas sa kanilang tatlo! Pag umalon, tataklupan sila ng tayang! Boy, meron na akong kwento! Meron niyang sportsmanship eh. Na-build na nila yung sportsmanship. Na-build na ako. Magtotropa na sila. Japanese! Uy! Tsaka Pinoy pa din. Uy! Sila pa din? Tropa na sila ngayon. Tropa na sila. Ngayon, kasi ang nangyari, papunta silang Olympics. Kasi yung sinasakyan nila aeroplano para madisgrasya. So, naiwan sila sa isang gubat. Ang kaso, yung gubat na yun, meron doon tribo. Puta, dinakip silang tatlo. Sabi nung leader ng tribo, sige, umanap kayo ng mga putas nyo. Pinauna yung hapon, itago nyo muna yung dalawa. Sige, hapon, umanap ka ng prutas mo. Uy, dinanap yun. May nakita siya, pakwan. Pakwan. Dinala niya, haring tribo, ito po ang aking prutas na nakita. Sige, suksok mo yung supit mo. Sabi nung leader, suksok mo yung supit mo. Pag ikaw, umiling, o kahit anong reaksyon ng mukha mo, ipugutan kita. Uy, kawawa. Kawawa naman yun. Hindi pa naipapasok ng buo. Gumanon yung ano, hapon. Pugut, sir. Puta, boy, pinugutay. Ano naman, sabay na pinaghanap yung dalawa. Ge, hanap kayo. Eh, nauna bumalik yung Pinoy. May dala ubas, napakaswerte. Napakaswerte! Ubas ang dala ng Pinoy. Sabi nung nari ng tribo, sige, isusok-sok yan sa pit mo. Kapag ikaw ay may ginawang kahit anong reaksyon, pupugutan ka ng ulo. Uy, gawawa. Tinakot yung Pinoy. Tinakot, yung dami ng ubas eh. Dami nun. Iniisa-isa. Smooth lang. Walang pagbabago sa mukha ng Pinoy. Puta, yun na. Nung susok-sok yung muli, natawa siya. Pugutan ng ulo! Pinugutan ng ulo! Yung Pinoy boy! Patay boy! Doon ako nalungkot pre! Patay yung Pinoy! Nagkita yung Pinoy tsaka yung hapon sa langit. Anong dinala mong prutas? Sabi nung hapon. Ubas! Bakit ka napugutan yung late lang nun? Boy, nakita ko yung prince, may dalang durian. Natawa ako sa akin. Nakita ko yung prince, may dalang durian. Putay na! Ang totoo list lang! Hindi ko
pasok yun. Maya-maya, putang ilang dumating yung friends. Tang ina, friends, susuksok pa sa puwet. Boy, meron akong kwento ulit, boy. Ano yan, boy? Eto, tang ina, sobrang bangis na itong kwento na to. Kaya sa Japan, meron silang ginawang robot na nakakahuli ng mga magnanakaw. Ay, hindi yan yung Gundam. Hindi, ito yung Gundam, pre. Hindi yung Voltes 5, ha? Puta, sobrang ganyan. Ang robot na to, ginawa para manghuli ng magnanakaw. Ay, puta, boy. Dinala sa ano? Dinala sa Spain. Oh. Spain? Sa Spain, boy. 15 minutes, nakahuli ng 15 magnanakaw. Uy, isang minuto? Ganun. Ang dami magnanakaw sa Spain. Ganun siya kagaling manghuli, yung robot na gawa ng Japan. Ngayon, dinala sa Amerika. Pagdating sa Amerika, nakahuli ito sa loob ng 30 minutes. Medyo mas mababa kasi mababa yung rate ng doon. Oo, matatag. Ngayon, dinala sa Pilipinas. Oh! Pilipinas na naman ang kasali. Pilipinas, boy! Kasali na naman! Marami yan. Boy! Kasi magbabay tayo dito. 2 minuto pa lang yung robot na nakaw na. Boy, hindi kinaya ng robot yung Pilipinas. Yung robot yung nanakaw. Maganda. Sarap, boy. Pero ito marami na ata nakakaalam nito eh. Si Boy Tattoo. Ano meron kay Boy Tattoo? Si Boy Tattoo, di putang ina. Si Boy Tattoo, lalakad siya. Ano? Si Joaquin. Si Joaquin. Bordado, putang ina. Lalakad siya ganyan. Eh, nabangga siya nung isang lalakad. Boy! Sabi ni Joaquin, nandito yung bawang nila. Ako! Si Boy Tattoo. Maangas! Nakikita mo ba itong tattoo na to? Ito ang tattoo ng agila! Agila! Ito naman, sa tiyang ko. Ito ang sawa! Pag kinain ka nito, puta, ubus ka! Maangas! At ito na, sa bandang gilid ko, ito ang pinakamalaking buhaya. Mas malaki pa kay lolong to. Sabi niya ganun. Di po tayo na ano, medyo parang di nasisinda. Di nasisinda kayo nakabangga eh. Nag-flex! Bah! Gumanon! Pag nakita ko yung braso ko, sinilaki ng mundo! Sinilaki daw ng mundo. Mas malakas! Putain na, ganun pa naman kalaki braso, sinilaki ng mundo. Lakas mo talaga nun. Dinayayabakan siya, di ba? Ni Boy Tattoo. Ngayon, yung nakabangga, naglabas ng baril. Pak! Ano yung tattoo mo na yan? Nanginginig pa? Sabi nung ni Boy Tattoo, sisiw. Sisiw yan. Sisiw lang yan. Balita ko, pag kinain ako niyan, talaga, ubos ako eh. Uod. Uod po. Sabi niya. Sabi mo kanina, si laki ni Lolong yung ano eh. Malaki pa kay Lolong. Butiki. balita ko yung braso mo, puta ka na. Sinlaki ng mundo eh, pag nilabas mo eh. Hindi po mali kayo nang narinig, sinlaki po ng munggo. Ay, meron akong kwento! Yeah! Ay, ang dami natin. Sayang ito ah. Ito boy, sa isang bar. Mayroon dito, kasama rito yung Japanese, French, Pinoy. Papunta ulit sila ng Olympics. Pero kasama nila yung announcer, Amerikano. Tuloy mo yan. Ngayon, ang barko parang panubog na. Oh, shit! So, kailangan ang madadala lang sa dulo, isa. Isa lang! Eh, ang mga Japanese talagang ano yan eh. Sana yan mag-sacrifice. Banzai! Sabi nung hapon. Tumalon! Pamatay na! Pero palakpakan natin yung apo! Willing to sacrifice! Ngayon, sabi nung friends, what the fuck I am doing? I'm gonna hire him! Tumalon! I'm gonna make sacrifice! Yes! Tumalon! Tumalon! Naiwan yung Amerikanong announcer tsaka Pinoy. Nagkatinginan sila. Sabi ng Pinoy, mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Ang ginawa niya, tinulak yung Amerika. Siya yung naiwan, boy. Yan. Deep the ocean. Come on. Ay,
excited. Ayun, wala na naman akong kasama rito. Pero alam ko kung paano ko sila tatawagin. Paano yan, boy? Boy, meron akong kwento! Yes! Sa pool, boy! Yes! Boy, meron akong kwento! Yeah! Kumuha kayong tanga dyan, no? Ito ang kwento ng pataasan gumawa ng building. Okay. Kayo ng kwento yan? Galing to kay Ninyo Christopher. Oh. Ang mga kalahok dito, pre. Japanese. Oy. French. Oy. Tsaka? Russian? Korean? Mali? Malaysian? Mali? Thailand? China? Ano yung huli? Philippines! Oh! Oh, say it again, Dexter! Philippines! Oh! Hindi ko ina-expect yan! Ngayon, pre, nauna ang Japanese. Gawa siya ng building. Nalagpasan yung first kalipa! Oy! Oy! Taas! Palakpak ang mga tao! Tayo na ng mas mataas pa sa Burj Khalifa! Tungin na nagpapapakpak lang? Nagpapapakpak lang! May pakpak ka! Oh. Kaya ang taas nung nagawa eh! May pakpak, no? Hindi mo nga dapat sila! Kaya akala ko may pakpak eh! Ang taas nung nagawa eh! Papapapakpak! Diba? Tuloy mo! Ngayon, boy! Yung... French! Sorry, no French! What the fuck are you doing? That's basic! Oh! Get the fuck out of here! Alam nyo! Ngayon, tayo nang gumawa. Flok! Iba yung tunog, boy! Putang inang yun, oh. Ang nagawa, boy, sobrang taas. Pwedeng mag-parking yung aeroplano. Uy! Ganun ka taas, boy? May mga umiiwas pang aeroplano. Sobrang taas, boy. Ganun. Kumbaga sa ano yung helicopter, di ba may helipad? Puta dun may airplane na ano, parkingan. Oo! Oh. Airpad ang tawag dun. Airpad sinasaksak sa tenga kayo. Ngayon. Ngayon, yung Pilipino. Uy! Pilipino ba? Na-exit ako sa kwento eh. Ano yan? Pilipino. Ano yung Pilipino? Pilipino ba? Eto. Tapos. Wala pa yung kwento, Kobe! Wala pa yung kwento, Tony! Mamamatay na si Kobe ang puta. Sorry. Balik tayo sa kwento. Ngayon. Wala pa yung kwento ko. Wala pa yung kwento. Ngayon. Pinoy na gumawa, ano? Ang nagawa lang ng Pinoy, dalawang palapag lang. May ganyan na reaksyon ng mga tao! Natawa sila! Legit reaction. Dalawang palapag lang yung nagawa. Sabi nung pinitang ina nyo, nasa tuktok to ng building ng French. Tinatong niya. Thank you.